Magandang araw mga bata! Ako muli, si Teacher Josa, ang inyong guro sa Mathematics. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ika-apat na markahan. At ang ating aralin ay nasa Module 3.1 at 3.2. Telling and Writing Time by Half Hour and Quarter Hour using Analog Clock. Pagkatapos ng module na ito, kayo ay inaasahang nasasabi ang oras batay sa half hour at quarter hour gamit ang analog na orasan. Nasusulat ang oras batay sa half hour at quarter hour gamit ang analog na orasan. Noong nakaraang aralin, ay napag-aralan ninyo ang pagsasabi at pagsusulat ng eksaktong oras. Subukin natin to. Iugnay ang mga nakasulat na oras na nasa ibaba sa oras na nasa orasan sa pamamagitan ng linya. Tingnan ninyo ang unang orasan. Anong oras ang ipinapakita sa orasan? Tama! Ang oras na pinapakita sa orasan ay ika-anim o 6 o'clock. Tingnan naman ninyo ang pangalawang orasan. Anong oras ang pinapakita sa pangalawang orasan? Magaling! Ang oras na pinapakita sa pangalawang orasan ay ika-8 o 8 o'clock. Narito ang pangatlong orasan. Anong oras ang ipinapakita sa pangatlong orasan? Mahusay! Ang oras ay alauna o 1 o'clock. Tingnan naman ninyo ang pang-apat na orasan. Anong oras ang pinapakita sa pang-apat na orasan? Tama! Ito ay nagpapakita ng ika-10 o 10 o'clock. At ang panghuling orasan, tingnan ang oras na pinapakita sa panghuling orasan. Magaling! Ang oras ay 12 o'clock. Mahusay mga bata! Magbalik-aral tayo. Ano ang larawan na nakikita ninyo? Tama, ito ay isang orasan. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa orasan? Ano-ano ang mga bilang na nakikita ninyo sa orasan? Tama, sa orasan ay makikita ang bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at 12. Ilan naman ang kamay ng orasan? Tama! Ang orasan ay may dalawang kamay. 1, 2. Ano ang tinutukoy ng maikling kamay ng orasan? Mahusay! Ang maikling kamay ng orasan ay tumutukoy sa oras. Ano naman ang tinutukoy ng mahabang kamay ng orasan? Magaling! Ang mahabang kamay naman ay tumutukoy sa minuto. Anong oras ang ipinapakita sa orasan? Mahusay! Ang oras ay 1 o'clock. Ngayon mga bata, tingnan ninyo ang orasan. Paano kaya binibilang ang minuto sa orasan? Mula sa 12, magsisimula sa 0 papunta sa unang guhit sa kanan. 1, 2, 3,
4, 5. Okay? Sa unang bilang, o ang 1, ay may katumbas na 5 minuto o 5 minutes. Patuloy natin ang pagbibilang. 6, 7, 8, 9, 10. Sa ikalawang bilang ay may katumbas na 10 minuto. 11, 12, 13, 14, 15. Sa pangatlong bilang ay may katumbas na 15 na minuto. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Sa ika-anim na bilang ay mayroong 30 minutes o ang katumbas ay 30 minutes o 30 minuto. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. Ang 9 o ang bilang ng 9 ay katumbas ng 45 minutes. 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59. At pagdating sa 12 ay babalik tayong muli sa 0. Ang kalahating oras ay katumbas ng 30 minutes o 30 minuto. Kung kalahating oras, ang maikling kamay o kamay para sa oras ay nasa pagitan ng dalawang bilang. At ang mahabang kamay o kamay para sa minuto ay nakaturo sa 6. Sa pagsasabi ng oras, ang unang titingnan ay ang itinuro ng maikling kamay o ang mga bilang sa orasan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pansinin ang maikling kamay ng orasan. Ito ay nakaturo sa pagitan ng 2 at 3. At dahil hindi pa siya nakaturo sa 3, ang oras ay nasa 2 pa lang. At ang susunod na titingnan ay ang mahabang kamay o ang minuto. At ang pagbibilang ay itong nasa labas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Pagdating sa 12 ay babalik tayo sa 0. At dahil ito ay nakaturo sa 6, ito ay may katumbas na 30 minuto o 30 minutes. Gamitin ang tutuldok sa paghihiwalay ng oras at minuto. So, ang oras sa ating orasan ay 2:30 o 2:30. Okay, narito ang iba pang orasan. Subukin natin anong oras ang ipinapakita sa unang orasan. Tama, ang oras ay 4:30. Magaling! Tingnan naman ninyo ang pangalawang orasan. Anong oras ang pinapakita sa pangalawang orasan? Magaling! Ang oras ay 12:30. Okay, tingnan ang pangatlong orasan.
anong oras ang ipinapakita sa pangatlong orasan. Tingnan nyo muna ang itinuturo nitong maikling kamay. Saan siya nakaturo? Tapos, yung mahabang kamay, saan siya nakaturo? Anong oras ito? Tama, ang oras ay 8:30. Next, pang-apat na orasan. Anong oras ang pinapakita dito sa orasan? Magaling! Ang oras ay 11:30. Okay, tuloy tayo. Anong oras ang ipinapakita sa panglimang orasan? Mahusay! Ang oras ay 6:30. Next, anong oras ang pinapakita sa pang-anim na orasan? Magaling! Ang oras ay 3:30. Ayun naman mga bata, suriin natin ang mga orasan. Bilugan ang wastong oras na ipinakikita sa bawat orasan. Okay, anong oras ang ipinapakita sa unang orasan? Mahusay! Ang oras ay 5:30. Tingnan ninyo ang pangalawang orasan. Anong oras ang pinapakita dito sa pangalawang orasan? Tama! Ang oras ay 3:30. Okay, ituloy natin. Ano ang oras sa pangatlong orasan? Magaling! Ang oras ay 9:30. Okay, next. Ano ang oras sa pang-apat na orasan? Mahusay! Ang oras ay 12:30. Yan naman, tingnan ang panglimang orasan. Anong oras ang ipinapakita ng panglimang orasan? Magaling! Ang oras ay 7:30. Okay, ngayon naman mga bata, tingnan natin ito. Kung ang oras ay nasa kwarter, ang kamay para sa oras ay nakaturo sa pagitan ng dalawang bilang, katulad kanina sa pinag-aralan natin sa kalahating oras. At ang kamay naman para sa minuto ay maaaring nakaturo sa 3 na may katumbas na 15 minutes o 15 minuto. O tingnan anong oras ang pinapakita sa ating unang orasan. Ito ay 12:15. Dahil ang mahabang kamay natin ay nakaturo sa 3 at ang katumbas nitong minuto ay 15. O di kaya naman, ang mahabang kamay ay nakaturo sa 9. O may katumbas na 45. O anong oras ang pinapakita dito sa pangalawang orasan? Tama, 6:45 o 6:45. Kapag sinabi nating quarter mga bata, ang mahabang kamay o ang minuto ay maaaring nakaturo sa 3 o may katumbas na 15 minutes o 9 o may katumbas na 45 minutes. Okay, so suriin natin muli ang mga orasan. Pag-aralan ang bawat orasan. Kulayan ng dilaw ang kahon na naglalaman ng wastong oras na ipinapakita ng bawat isa. Para sa unang orasan,
Anong oras ang ipinapakita sa unang orasan? Tama! Ang unang orasan ay 4:45. Okay, next, punta tayo sa pangalawang orasan. Anong oras ang pinapakita sa pangalawang orasan? Magaling! Ang orasan ay, o ang oras ay 10:15. Okay. Sa pangatlong orasan, anong oras ang pinapakita sa pangatlong orasan? Mahusay! Ang oras ay 7:45. Susunod naman ang pang-apat na orasan. Anong oras ang pinapakita sa pang-apat na orasan? Magaling! Ang oras ay 1:15. Narito ang panglimang orasan. Anong oras ang pinapakita sa panglimang orasan? Magaling! Ang oras ay 12:45. Wow, ang gagaling ninyo mga bata! Okay, ngayon ituloy natin ang inyong pagsasanay sa pagsusulat o pagtingin ng oras. Okay, para sa pagsasanay na ito, isulat ang oras na ipinapakita sa bawat orasan. Okay, unang orasan. Anong oras ang ipinapakita sa unang orasan? Maghusay, ang oras ay 6:45. Susunod, anong oras ang pinapakita sa pangalawang orasan? Magaling! Ang oras ay 9:15. Magaling! Susunod sa pangatlong orasan, anong oras ang pinapakita sa pangatlong orasan? Magaling! Ang oras ay 1:45. Narito ang pang-apat at pang-limang orasan. Anong oras ang ipinapakita sa pang-apat na orasan? Magaling! Ang oras ay 6:15. Okay, next. Anong oras ang ipinapakita sa pang-limang orasan? Ay, ang oras ay 2:15. Tandaan ninyo mga bata, ang kalahating oras ay katumbas ng 30 minutes o 30 minuto at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 6. Nakaturo sa pagitan ng dalawang bilang ang maikling kamay. At sa 6 ang mahabang kamay sa oras na half hour gamit ang analog clock. Okay? So ang oras ay 7:30. Kung ang oras ay nasa quarter naman, ang kamay para sa oras ay nakaturo pa din sa pagitan ng dalawang bilang. At ang kamay para sa minuto ay maaaring nakaturo sa 3 o may katumbas na 15 minutes o 15 minuto o ito ay nakaturo sa 9 o may katumbas na 45 minutes o 45 minuto.
Kaya ang oras sa unang orasan natin ay 7:15. At sa pangalawang orasan naman ay 7:45. Sa pagsasabi ng oras, unahin ang itinuro ng maikling kamay para sa oras. Pagkatapos ay tingnan ang itinuro ng mahabang kamay para sa minuto. Kung ang mahabang kamay ay nakaturo sa 6, ang bilang ng minuto ay 30. Kung nakaturo naman sa 3, ang bilang ng minuto ay 15. Kung ito ay nakaturo naman sa 9, ang bilang ng minuto ay 45. Gamitin ang tutuldok sa paghihiwalay ng oras at minuto. Ang oras sa unang orasan ay 9:30. Ang oras sa pangalawang orasan ay 9:15. At ang oras sa pangatlong orasan ay 9:45. Para sa inyong karagdagang pagsasanay, isulat ang oras na ikinakikita sa bawat orasan sa kahon na nasa ilalim nito. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo kada oras upang isulat ang inyong sagot. Para sa unang orasan, ano ang oras na ipinapakita sa unang orasan? Oras ay 10:30. Okay, pangalawang orasan. Anong oras ang pinapakita sa pangalawang orasan? Mahusay, ang oras ay 4:30. Okay, pangatlong orasan. Anong oras ang pinapakita ng pangatlong orasan? Ang oras ay 11:30. Magaling! Ano naman ang pinapakita ng pang-apat na orasan? Tama! Ang oras ay 8:15. At ang panglimang orasan, ano ang oras na pinapakita ng panglimang orasan? Tama, ang oras ay 4:45. Mahusay! Para sa inyong pagtataya, isulat ang wastong oras na ipinakikita sa bawat orasan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang isulat ang inyong sagot. Para sa unang orasan, okay, tingnan kung tama ang inyong sagot. Oras ay 4:15. Susunod, punta tayo sa pangalawang orasan. Okay, tingnan kung tama ang inyong sagot. Ang oras ay 2:45. Magaling! Next, pangatlong orasan. Ang oras ay 12:15. Kapareho ba sa inyong sagot? Magaling! Susunod, ang pang-apat na orasan. Mm-hmm.
5:30. Mahusay. At ang panglimang orasan ay 12:30. Magaling mga bata! Para sa inyong karagdagang gawain, gumuhit ng 5 orasan. Ipakita ang mga oras na hinihingi sa bawat bilang. Ipasa ito o ipakita sa inyong guro. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Paalam!